katawa ng nawawalang seaman, pinagchachap-chap para hindi matagpuan? Viral na viral ngayon social media ang tungkol sa pinaghati-hating katawan di umano ng nawawalang seaman para ito hindi matagpuan. Isinilaysay nga ng sikat na psychic na si Jay Costura ang totoong nangyari sa nawawalang seaman na si Marnel Bulahan. Gaano nga ba kahirap ang kanyang pinagdaanan bago ito nawala? Sobrang nagpapasalamat nga ang pamilyang Bulahan dahil sa wakas matutuldukan ka na rin ang kanilang mga matagal nang katanungan dahil ito nga lamang ang kanilang inaasahan na sumagot sa mga impormasyon na kanilang gustong malaman. Lalong-lalo na ang kinaroroonan ng kanilang kamag-anak na nawawala. Kaya gustong-gusto rin malaman ng mga netizens at ng pamilya Bulahan ano nga ba ang pinagdadaanan ng nawawalang seaman sa kamay ng mga taong itunuring niyang pamilya? Ano nga ba ang kanyang pinagdaanan sa kamay ng kanyang misis at mga kapatid ito? Siya kaya ay masaya o sadyang itinago lamang niya ang kanyang totoong sitwasyon sa kanyang ina at mga kapatid para hindi ang mga ito mag-alala? Kaya sa bagong update ng sikat na psychic na si Jay Costura, saad niya ay ang seaman ay nakatakbo pa umano at labis ang kanyang pagmamakaawa na hindi tapusin ang kanyang buhay. Ngunit ang mga taong salarin ay talaga namang walang puso dahil tinuluyan pa rin siya. Saad nga ng sikat na psychic sa kanyang bagong update ay hinati-hati di umano ang kanyang katawan para hindi ito matagpuan ng kahit na sino man at hindi makilala. Kaya sobrang walang puso naman ang itong mga salarin na itinuring niyang pamilya. Ngunit ito pa ang ginanti sa lahat ng kabutihang kanyang ginawa. Dahil nga sa mga kaduda-dudang mga ikinikilos nito ay gusto ng mga netizens na diinan pa ang nasabing investigasyon rito sa kanyang misis. Kaya tanong ng mga netizens, paano kaya nakakatulog sa gabi ang naturang misis? Paano kaya niya nalalampasan ang araw-araw na buhay? Gayong ang publiko at ang kanyang mga kapitbahay ay siya ang itinuturong mastermind sa pagkawala ng kanyang mister. Pero kahit ganun pa man ay nakafocus ngayon ang pamilyang Bulahan sa mga impormasyon na ibinibigay ng sikat na psychic na si Jay Costura para matagpuan na nga ang nawawalang seaman. Sobra na ngang naaawa ang mga kapitbahay dahil sila din mismo ay gusto na nila itong matagpuan at malaman ang tunay na pinagdadaanan ni Marnel Bulahan. Kaya ngayon ay nakatutok ang lahat sa sikat na psychic dahil umaasa ang pamilyang Bulahan at ang publiko na ito nga ang magbibigay kasagutan sa lahat. Kahit mabagal ang usad ang imbestigasyon ng mga otoridad, ay hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang pamilyang Bulahan na makamit rin nila ang inaasam na katarungan para sa kanilang kaanak na nawawala. Sobrang nanghihinayang naman ang pamilyang Bulahan sa nangyari sa kanilang kaanak dahil ito raw o isang mapagmahal, maaalahanin sa pamilya at higit sa lahat isang mabait na mister. Kaya ganoon na lamang ang kanilang lungkot sa bigla ang pagkawala nito. Nagbigay naman ng saloobin ang kapatid na babae ng nawawalang seaman na si Rosnel Bulahan Davis. Ayon sa kanya, Chi, matagal na dapat nakita si Utol kung talagang naging honest ka lang. Kasi kami na pamilya ni Marnel, handa naman tumulong sa iyo kung nakipag-kooperar ka lang sa amin. Pero ano ginawa ninyo, mas pinili niyo pa manahimik at magtanga-tangahan na kunyari wala kayong mga alam. Kaya ngayon hirap ang mga otoridad sa imbestigasyon dahil nga walang lead, walang witness. Putik na yan, paano nga magka-witness ikayo nga mismo nakakaalam ng gabi nun sa nangyari kay Utol. Kaya walang ibang witness kundi kayo lang. Ngayon kung may ibang tao mang gumawa, kilala niyo siya. Pero natakot kayo magsalita at isakripisyo niyo ang asawa mo at di mo man lang siya ipinaglaban para sa mga anak niyo at mabigyan ng hustisya. Kaya ngayon kung pinuputaktiman kayo ng mga netizens, huwag niyo isisi sa amin pamilya ang kahiyan niyo dahil hindi pa matatapos to hanggat hindi niyo itinuturo kung nasaan si Marnel. At ramdam na ramdam ko din noong unang punta sa lugar nila, pagyakap ni Chila sa akin, nanginginig siya at hinihila damit ko. May gusto siya sabihin pero di niya masabi, sabi. Kasi nga nakadikit din sa kanya, pamilya niya. At ang pakiusap
kausap ko na sana wag niyo na idamay pa mga bata sa kasinungalingan niyo at wag niyo sila i-brainwash na masama kami at siraan sa kanila. Dahil ikaw mismo, Chila, alam mo yan na kami pamilya ni Marnel hindi masama. Mahal namin mga bata dahil pamangkin namin sila at anak ni Marnel. Kaya sa inyo, Ashley, Tuto, humihingi ako ulit sa inyo ng patawad. Alam ko mga bata pa kayo at di niyo pa alam ang mga bagay-bagay. Pero balang araw, mauunawaan niyo din at maiintindihan ang mga nangyayari. Hashtag Justice for Marnel Bulahan. Narito naman ang mga naging komento ng mga netizens. Makikita talaga sa mukha ni Chila na may kinatakutan siya. Kawawa naman dalawang anak niya. We pray to Family Bulahan na makamit niyo ang hustisya. Nalaman mo lang na hindi nasasampa ng barko si Marnel Bulahan. Minadali niyo na agad buhay niya para walang sagabal sa iba pang plano niyo. Mas inuna mo agad marital status mo na widow kaysa mabigyan ng hustisya pagkawala ng asawa mo. Excited ka masyado sa mga benepisyo kaya kahit di pa nahanap ang katawan ni Mr. Marnel Bulahan at di pa nalutas ang kaso, na ipagawa mo na agad marital status mo na widow. Kasi alam mo na agad sigurado ka talaga na wala ng asawa mo. Ni-confirm mo agad. Dahil naninigurado ka na sa'yo lahat mapupunta bago ka mabuking ng asawa mo. Lahat ng ginagawa mong mga plano. Napakatapang ng sikmura mo sila Fuliga. Ngayon patunayan mo yung tapang mo. Sabihin mo ang katotohanan kung wala ka talagang kinalaman. Sa ngalan ng mga taong bayan at ng Family Bulahan, higit sa kataas-taas ang mahal nating Panginoon, uusigin ka ng konsensya mo habang buhay, pati mga kasabwat mo di kayo patatahimikin. Tandaan mo yan, Chila Fuliga, walang usok na nakikimkim. Marahil si Chila Fuliga at ang mga kasabwat niya ay nagsipagdiwang na ngayon dahil natupad na nila ang matagal na nilang plano at talaga namang itinaon nila sa gitna ng pandemya. Nang sa ganun ay lalong mahirapan tayong abutin ang hustisya para kay Mr. Marnel Bulahan. Kakagulo ng utak, wala ba siyang ibang nakaaway sa sabungan? Pero pagkakaalam ko po, mabait po siya kahit sino nagsasabi tungkol sa kanya. Sana masolve na po ang kaso niya at mahanap po siya kung saan man siya ngayon. I'm praying na sana safe place po siya, sana malutas na rin kasi marami nag-aabang. Kung hindi kayo guilty sa lahat ng sinasabi ng mga tao dito, bakit niyo ni-report mga post ng mga kababayan? Sayang ka lang, Sir Marnel, napunta ka sa babae. Hindi sinuklian ang pagmamahal mo sa kanya. Lalong-lalo na sa mga anak mo, yun na lang dapat sana nilagay niya sa puso niya. Sana ni Chida na pagmamahal mo sa anak mo, pero wala si Marnel, hinayaan niya mawala ka sa kanya at sa mga anak mo. Sana sir magparamdam ka na sa totoong pamilya mo. Kasama ka bin sa sangkot kaya ayaw magsalita na wala na ng gana si Chila sa kanyang asawa. Ibig sabihin niya paano ang pamilya niya, mas importante ang pamilya niya kaysa asawa at mga anak niya. Chila, alam mo nakakagigil ka na, sana magsalita ka na para hindi ka na makonsensya. Sinayang mo lang ang asawa mo na si Marnel. Sana makatagpo ka ng asawa na kabaliktaran kay Marnel Bulahan. Mas mahal ni Chila ang kabit niya kaysa tunay niyang asawa na si Marnel. Kaya ayaw magsalita kaya isa siya sangkot sa mga ginagawa niya sa pagbawi ng buhay kay Sir Marnel Bulahan. Kinabira niya ang kabit para di na rin siya madamay kaya ayaw sabihin ni Chila ang totoong nangyari.